Jesus said to his disciples, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me." Nung minsan po, meron pong isang parish priest during the Lenten season, nag-schedule po siya ng Lenten recollection to his parishioners. Sabi po niya, "Next week, punta kayo sa parish and then magdala kayo ng symbol kung ano yung nagpapahirap sa inyo. Kung ano yung krus ng buhay ninyo." So, dumating po yung araw ng recollection, yung isa po, may daladalang martilyo. Dahil isa daw siyang nagtratrabaho sa construction at yun yung nagpapabigat sa kamay niya, nagpapahirap. Yung isa naman, nagdala siya ng manubela dahil siya siyang driver. Yung isa naman po, daladala yung gamit niya pag nagtatanim ng palay. Akala po ng parish priest, wala nang susunod. Dahil yung isa naman, may daladalang picture. Ang sabi niya, ito po yung boss kong malupit. Walang puso, siya yung nagpapahirap sa akin. Pagkatapos po noon, after noon, akala nung pari, wala na. Meron pong isa na lalaki, meron siyang buhat-buhat na matandang babae. In her 60s. Sabi ng pare, "Sino yan? Ang bait mo naman. Buhat-buhat mo pa, si Lola." Tugon ng lalaki, "Ito po ang krus ko sa buhay. Siya po ang aking bienan." Kidding aside, when we hear the words of Jesus, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me." When we hear the word, "Take up your cross and follow me," we always equate the cross with suffering, with death, with sin. Pero alam naman natin, napagtagumpayan na ni Jesus yan. That's why, for us Catholic baptized Christians, the cross is now a symbol of love, a symbol of hope, a symbol of faith. Therefore, taking that as a consideration, we can now understand that when Jesus said, "Take up your cross daily and follow me," he's actually saying, if you want to follow me, carry me always in your heart. Dala-dala natin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay. Gusto ko pong mag-suggest ng acronyms sa salitang cross. In this season of Lent, when we pray, when we do fasting and abstinence, when we do almsgiving, we are putting Christ at the center of our lives. Christ-centered, letter C. The season of Lent is teaching us to live like Christ, to imitate Christ, especially His generosity, His charity, His undying love to the poor and the needy. Ano po yung letter R sa salitang cross? Renewal. The season of Lent is a season of renewal for us Catholic baptized Christians. Diba, kaya nga po, pag season of Lent, uso yung nangungumpisal tayo, gumagawa tayo ng acts of piety, acts of charity, dahil gusto nating magkaroon ng renewal sa buhay natin. Nagiging intensive ang prayer life natin, ang paggawa natin ng fasting and abstinence, ang ating paggawa ng pagkakawang gawa, pagtulong in the season of Lent, dahil gusto nating magkaroon ng renewal sa buhay natin. Na sa Lent na ito, mas magiging mabuting tao tayo. We become more good, more loving, more forgiving, more sharing. Magiging mas mabuti ka
kesa kung anong nangyari sa iyo last Lenten season. Kaya po, tinuturo na kung titingnan nyo yung instruction in our ordo sa season of Lent, the Lent help us to climb up the mountain of the resurrection. Paano mangyayari yan kung magkakaroon ng renewal sa ating puso? Ano po yung letter O? That we heed and follow the commandments of the Lord in obedience. Ano yung obedience? To love God above all and to love our neighbor the way we love ourselves. That we obey the commandments of Christ. Ano po yung letter S? Unang letter S, sacrifice. Diba sa season of Lent, wala, marami tayong sinasakripisyo. Excuse. Halimbawa po, kung ikaw, pag kumakain ka, laging may soft drinks, tanggalin mo muna. Alam ko, yung isang company, yung kanilang sakto, 15 pesos na yata ngayon. Kung daily, nakakatatlo ka, makakatipid ka ng 45 pesos. Times 40, ang daming pera nun. Putang kahit sabihan tamo, ay makasali kung bayong malam, putang resurrection na hindi po. Kung ano yung natitipid natin in our fasting, in our abstaining from our, kung ano yung mga vanity natin, yun ay gagawin nating pantulong, almsgiving sa mga nangangailangan at kapos. Kaya po, magsakripisyo. Kaya po nung nasa katedral po ako bilang vice rector, in charge po ako noon ng mga mandated organizations, sabi ko po sa mga members ng mandated organizations, huwag na tayong makipagsiksikan pag Christmas sa gift giving, sa outreach. Kasi ang may literal na instruction to do outreach or almsgiving is the season of Lent. Why do we organize outreach program? And then magsakripisyo tayo. Sinadjust ko rin sa kanila, sa mga youth, kung pwedeng daily mag-sacrifice ka, mag-ipon ka ng kahit piso lang, o kaya kung ano yung kaya mo in the whole season of Lent. And then kung ano man yung naipon natin, yun yung pantutulong natin. Ba't di tayo gumawa ng mga sakripisyo para sa pagsunod sa Diyos at pagtulong sa iba? Ano po yung last letter S? Sacred silence. In Christian spirituality, silence means praying. We pray. We commune with the Lord. We enter the holy presence of God. Kaya sinasabi po ng mga contemplatives, di ba po, in silence, God speaks to us. In the silence of our hearts, God speaks to us. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, dalhin natin lagi ang krus ni Jesus sa ating buhay. That we become Christ-like so that there will be a renewal in our lives. So that more and more, we will obey God's commandment para makapaggawa tayo ng sakripisyo bilang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. And then we do this in silence. We put Jesus, His cross in our hearts. Ayan ang tawag sa atin sa panahon ng Kwaresma. We become like Christ, magkaroon ng renewal, we obey God's commandment, we do sacrifices for God and for our brothers and sisters, and we pray in silence. Naway, yun yung ating isa buhay upang maging makabuluhan ang ating panahon ng Kwaresma.
Amen.